Ahoy mga Pilates, tayo mga kalikot ngayon. Pain ng panahon, kailangan nating maintain lagi ating electric file, linisin. At syempre, tignan yung mga parts na dapat ang palitan. So ngayon mga Pilates, pag-usapan natin yung oscillation na knob ng electric file. Ito yun. So madalas, pag nililinisan natin yung electric file natin, lalo kapag bumuksan natin yung mismong housing niya, ang motor, kailangan natin tanggalin itong oscillation knob. Ito yung inaangat natin para mag-steady at binababa para umikot. At pag tinatanggal natin, lumuluwag siya. Hanggang sa pag nahatak mo siyang pataas, hindi mo na siya mahatak kasi maluwag dito. At ang emergency remedy nun, ito yung ginagawa ko. Inalagyan ko siya ng rubber band para kumigpit ulit yung kapit nung parting dito. Ito buo pa siya pero maluwag na, lalo na kapag yung mga replacement parts. At ang isang replacement part ng oscillation knob na ganito, tumatakbo sa 15 to 20 pesos mga ganun. Depende kung saan tayo bibili, pero most of the time mga sa 15 pesos to yung mga ganun, 20 madalas. Mas madalas pala yung 20. So yun, so kung masipag kayo mag-iisa ng electric fan lagi, in the long run, luluwag at luluwag siya. Kaya ngayon, gagawa tayo ng paraan para hindi na tayo bumili ng 20-20 ganito. Papalitan lagi. Hindi siya actually, pag bumili kayo replacement part na ganito, hindi siya tumatagal. Maswerte na siguro isang buwan na okay pa rin siya. Kaya nang sinabi ko, kung malinis ka malimit kang maglinis ng electric fan, luluwag at luluwag siya. At eto, kaya sinabi ko, paggamit ng rubber band para humigpit siya ulit. Eh, pang emergency lang kung wala pa kayong panahon para palitan siya. Ito pwede yung gawin. Ang problema dito, ang rubber band, naiinitan niya pag ginagamit natin yung electric fan. In the long run, pwede siyang maputol na or pag-degrade. At ang delikado dito, pwede siyang mapunta sa motor na maaaring mag-cause ng sunog kapag uminit siya. So yan, ang gagawin natin ngayon, hindi na natin gagamitin to, papalitan na lang natin ng alambre. So ayan, makikita nyo, kailangan din natin inisan yung loob ng electric pan natin kasi nakadagdag din yun sa init yung mahalikabok. Kaya dapat binubuksan natin. Ako, once a month, na-schedule siya para buksan ko siya at linisan yung motor. Hindi naman magkailangan masyado talagang sungkitin mo lahat ng nandun sa loob. Ayan, malinis na siya. Ngayon, para palitan natin yung oscillation ng loob niya, gamitan natin ng alambre.
3.5 or 4 inches na alambre, sapat na yun. Nalaki na yung 4 to 12. Pero mas maganda yung sobra kaysa kulang. Gawin natin is ikot lang natin siya. Ayan, gumamit ng screw para umiro siya. Kailangan ipasok nito sa mismong ano. Ayan, bali papaikot lang natin siya dito para tan siya, magkaroon tayo ng place para nakayakap siya dito mismo. Ikot lang natin siya dito. So, yun na yung magdala. Nakikita nyo. Nakikita natin pataas at na press natin pa baba. Siyempre, didikit natin siya. Medyo tutupin ng konti. Kaya natin balik yun. Mas muna pa tayo ang mga. Atin, kung gusto niya mag-steady, push mo lang pababa. Ayun, para sa dulo, para naman hindi kayo yung tsura niya, hindi natin gamitan to ng screwdriver ulit. Ganun din ang gagawin natin. Ibubuhol natin siya. Yan yung desired length niya, kung gaano kataas. Siguro 1.5 to 2 inches. Okay na yun. Yung kailangan masyadong mahaba kasi yung maganda pag sobrang mahaba masyadong obvious. So yan, ipat natin sa screwdriver para bumilog siya. Mismong pinaka-handle mo kapag haharapin mo siya. Yan, nasin niya kung mga tatlong ikot o dalawa lang. Kaya nito, dalawang ikot lang.
Ayan. Ano siya? Coil sa taas. Ito na yung gagamitan mo pang hatap at pang baba. So yan, since okay na siya, pwede nang balik ito ng screw. Ganun na kasi yung mga pilates. Hindi nyo na kailangan palit lagi ng oscillation knob. Kaya sinabi ko, madalas lumuwag to. Kaya kung nakailang palit kayo, mga 20-20, siguro abutin kayo mga 100, depende sa tagal ng kung ba yung electrical nyo. Pero ito, kapag pinanatan nyo yung alambre na tipid, matibay pa. Ayan sa muli mga kilatis, sa mga ng video natin, huwag natin kalimutan i-like, hit yung like button at subscribe na rin sa mga hindi pa subscribe sa channel ko. Ayan. Ayan, yung fan ko, napalitan ko na gano'n. So, ito yung tatlong ikot, tatlong coil. Ito naman yung dalawang ikot lang na so yun, nasa inyo kung anong mas trip nyo. Siguro mas maganda yung tatlong coil para sa akin kasi mas malaki yung hawakan mo, pero same functionality, gana pa rin siya, pwede mo siyang hatapin, ito na yung baba pag isang paikotin, hatap pag steady baba, no problema.